Magandang araw, Palawan. Narito na ang balita sa oras na ito. Naitala ngayong araw ng Martes ang kauna-unahang kaso ng COVID-19 sa bayan ng Quezon matapos na magpositibo ang resulta ng test na isinagawa sa isang returning locally stranded individual. Ayon kay Dr. Josephine Abiog Damalerio, Municipal Health Officer, ang pasyente ay isang 19-year-old male LSI na dumating noong July 12 mula sa Cavite sakay ng Air Asia flight. Dagdag ng opisyal, patapos na sana ang 14-day quarantine nito. Ngunit nang sinuri siya sa rapid test ay naging reactive ito, kung kaya sinuri naman sa RT-PCR. Sa kabuuan, mayroon ng 83 confirmed COVID-19 cases dito sa Palawan. Isa rito ang nasawi, 51 ang recoveries, habang 31 naman ang active cases. Nara Mayor Gerandi Danau pinatawan ng 60 days preventive suspension ng sangguniang panlalawigan. Detalye mula kay Patricia Laririt. Pinatawan na ng sangguniang panlalawigan ang 60 days preventive suspension si Nara Mayor Gerandi Danau. Kasaad sa naturang kautusan na kinakailangang evacuate ni Danau ang kanyang tanggapan habang nagpapatuloy ang pagdinig ng sangguniang panlalawigan sa mga kasong administratibong isinampa laban sa kanya ni Vice Mayor Crispin Lumba at ilang miyembro ng sangguniang bayan ng Nara. Dahil sa walang formal na tumanggap sa kopya ng suspension order ay ipinaskil na lamang ito ng mga otoridad sa pintuan ng mayor's office. Matatanda ang sinampahan si Danau ng administrative case for grave misconduct, gross negligence at conduct prejudicial to the best interest of service. Kukuha po kami ng pangalan ng sasayin natin. Sasayin na ito na hapit mo na yung Patricia Lariret, Palawan News. Sa iba pang balita, sangguniang panlalawigan may kahilingan sa Department of Information Communication Technology. Alamin natin kung ano ito mula sa ulat ni Ira Magdayaw. Umabot sa 21 establishments sa Palawan ang naglara ng total closure. Sa kontribusyon nito sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, maaaring ituloy ang kanilang buwan ng hulog kahit nagsara na ang kanilang kumpanya upang maipagpatuloy ang benepisyo. Samantala, kaugnay pa rin sa COVID-19 ay mayroong programa na inihanda. Samantala, muli na naman tayong nakaranas ng pag-ulan dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ilang bahagi ng lalawigan. May bagyo ba? Alamin natin mula kay Pag-asa Local Chief Sunny Paharilla. Magandang araw po mga kababayan dito po sa siyudad ng Puerto Princesa at maging sa lalawigan po ng Palawan. Narito po yung ating pagtaya sa magiging lagay po ng ating panahon ngayon pong araw ng Martes, July 28, 2020. Kasalukuyan pong mayroon tayong low pressure area na binabantayan at kasalukuyan po ito ngayong umagang nasa layong 310 kilometro silangan ng Veracatanduanes. At ito po'y nagdudulot ng medyo pagpihit ng ating pong hangin. Bumababa po yung northwesterly winds at southwesterly winds, kung kaya't mayroon po tayong convergence dito po sa may Mimaropa area. Kasama po dyan yung Palawan, northern part lalo't higit at Calamianes Group of Islands. Magkakaroon po yan ng mga pag-uulan dahil po sa intertropical convergence. Mayroon pong inaasahan na medyo moderate to heavy rain sa Calamianes at maging sa Cuyo Islands, sa northern Palawan. Kaya sa mga lugar ng mga bahain o mga landslide prone areas, maging mapagmatsyag po. Pwede pong magdulot itong ating kumpul ng mga kaulapan ng mga pagbaha at maging pagguho ng lupa. Para po sa inyong ulat panahon, mula po direkta dito sa Pag-asa Puerto Princesa, Sunny Paharilla nag-uulat. At yan ang balita sa oras na ito. Bisitahin ang Facebook page ng Palawan News para sa iba pang detalye ng mga balita. O mag-log on sa www.palawan-news.com. Ako si Mia Felipe, magandang araw.